Okay, good day guys, no. Meron lang akong i-share dito sa inyo guys ng Sharp na ganitong model. Ang problema nito guys, ayaw niya magkarga ng tubig, no. So nung tinest ko itong door switch niya guys, wala siyang continuity. So ibig sabihin sira yung pinaka door switch niya. So ganun din guys yung pinaka drum sensor niya, wala rin siyang continuity, no? So tinetest ko siya. So ang problema nito guys, pag once na ilagay mo siya sa on tapos start, hindi siya nagkakarga ng tubig, no? Hindi siya naglalabas ng error, ayaw niya lang magkarga ng tubig. Wala kang hum or ugong ng motor ang marinig, no? Ngayon pag ilagay mo siya sa spin guys, magkaroon siya ng E2 error, no? Pero pag ilagay mo siya doon sa wash, ang mangyari sa kanya, wala, hindi siya nagkakarga ng tubig. So ito guys, sira yung pinaka door switch niya, no? So ayan, testing natin guys. Nabukan ko muna ang i-bypass yan para testing natin, para malaman natin kung yun lang talaga ang problema. So yun nga, napansin natin, yun lang talaga guys ang problema niya, no? So yung dalawa guys, no? Yung door switch at saka yung drum sensor. So tandaan nyo guys, kapag ang dalawang connection na yan ay wala, hindi siya nagkakarga ng tubig. Ngayon pag once na ilagay mo siya sa spin, magkaroon siya ng E2 error, no? So yun, tip ko sa inyo yan guys, no? Pag ilagay nyo siya sa was, ayaw niya magkarga ng tubig. At pag ilagay nyo naman siya doon sa spin, magkakaroon siya ng E2 error, no? So checkin nyo kagad guys yung dalawang switch na yan, yung door switch at saka yung bump switch, no? Yun ang may problema, no? So yun, no? Share ko lang sa inyo guys, baka ma-encounter nyo ito, no? Kasi minsan pag ayaw magkarga ng tubig, mag-focus agad tayo doon sa inlet bulb, no? So minsan guys, nasa door switch din ang problema, kahit wala siyang error na nilalabas, no? So ganun, no? So ito guys ang problema nito, dalawa, yung door switch at saka bump sensor. Okay guys, thank you, bye-bye.